ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Higala'y mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa atin may lalang. Tanay ina ko niya at hinirang kawang iniingatan, ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Higala'y mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Panginoong Hesus, Ikaw ang daan patungo sa kaharian ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Hesus, Ikaw ang katotohanang magpapalaya sa amin. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang aming buhay at muling pagkabuhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. At patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay. Gawin mong sa aming kaloob ay manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog upang sa pagunlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutiang iyong inihandog at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lumubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkup. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito, sapagkat alam na ninyong ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng magnanakaw. Kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makaiiwas sapagkat ang pagdating nito'y tulad ng pagsumpong ng pagdaramdam ng babaeng manganganak. Ngunit hindi kayo nabubuhay sa kadiliman, mga kapatid, kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na iyon na darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng kaliwanagan, sa panig ng araw, hindi sa panig ng kadiliman o gabi. Kaya nga, kailangan tayong manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip, di tulad ng iba. Kung di upang iligtas sa pamtinawag tayo ng Diyos upang hindi parusahan, kung hindi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Namatay siya para sa atin upang tayo'y mabuhay na kasama niya. Buhay man tayo o patay sa kanyang muling pagparito. Dahil dito, patuloy kayong mag-alalahanan
at magtulungan tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Tanglaw ko'y poon aking kaligtasan, kaya walang akong takot sa kanino man. Sa mga panganib, kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Isang bagay laman ang aking mithiin, isang bagay itong sa poon hiniling, ang ako'y lumagi sa banal na templo upang ang kagandahan niya'y mamasdan ko at yaong patnubay niya ay matamo. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Tumayo po tayo. Alleluia, 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 alleluia. Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpunta si Jesus sa Kapernaum, Galilea. Nagturo siya sa mga tao ng araw ng pamamahinga at nagtaka sila sa kanyang pagtuturo sapagkat may kapangyarihan kung siya'y magsalita. Naroon sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng demonyo o isang masamang espiritu. Sumigaw siya ng malakas, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga-Nazaret? Naparito ka ba upang buksain kami? Alam ko kung sino ka, ikaw ang banal lang Diyos." Subalit pinagwikaan siya ni Jesus, "Tumahimik ka, lumayas ka sa taong iyan." At sa harapan ng lahat, ang tao'y inilukmok ng demonyo at iniwan ng hindi man lamang sinaktan. Nang gilala silang lahat at nagsabi sa isa't isa, "Anong uri ng pangungusap ito? Makapangyarihan at mabisa." Pinalalayas niya ang masasamang espiritu at sumusunod naman sila. At kumalat ang balita tungkol kay Jesus sa buong lupaing iyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din natin ang mga kasama natin online, lalo na po mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa may sakit,
at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Kahapon po ay ibinahagi ko na makapangyarihang sadya at tunay ang mga salita ni Jesus Nazareno. Napaka makapangyarihan na kung talagang nakikinig tayo, hindi po pwedeng hindi tayo maapektuhan. Pwede kang sumaya, pwede ka ring malungkot. Pwedeng tumibay ang loob mo, pwede ring manghina ka. Pwede kang maging matibay, pwede ka ring makonsyensya. Hindi pwedeng walang epekto, walang talab ang salita ni Jesus. Kung ika'y nanghihina, ngunit nagsusumikap ka maging tapat, ang salita ni Jesus magbibigay pag-asa sa iyo. Kung ikaw naman ay palalo at alam mong masama ang ginagawa mo, pag lumapit ka sa Kanya, parang kukurutin ang puso mo dahil paalalahanan Kanya o baka pagalitan ka pa. Hindi pwedeng hindi ka mayanig, mahipo at makaramdam sa salita ni Jesus. Kung uuwi kayo mamaya, sabihin niyong parang wala namang nangyari sa akin sa misang yon, nakatulog lang ako, tumunganga lang ako, hindi ka palubos nakinig sa salita ni Jesus. Dahil walang uuwing luhaan o wala sa mga tunay na nakikinig kay Jesus. Bakit? Dahil may kapangyarihan ang salita ni Jesus. Narinig natin sa Ebanghelyo ngayon, pinalayas ni Jesus ang masamang espiritu. Ang nakakaparang nakakatawa pa nga ho, mga kapatid, napansin nyo, yung masamang espiritu pa ang nakakilala kay Jesus. Ikaw ang banal ng Diyos. Alam nyo, ang demonyo nakakagawa rin ng mga mabubuting salita. Kaya hindi lahat nagsasabing ikaw ang Diyos, mabuti. Tandaan nyo, yung masamang espiritu pa nga ang magaling magsalita. Ikaw ang anak ng kataas-taasan. Ikaw ang banal ng Diyos. Kasi kilala rin ang demonyo si Jesus. Ngunit, kahit na matigas ang ulo ng demonyo, kahit na masuwayin ng demonyo, wala siyang magagawa kapag nagsalita na si Jesus. Kapag sinabi ni Jesus, lumayas ka, tumahimik ka, wala siyang magagawa kundi lumayas sa mga inaalihan niya. Tunay na makapangyarihan ang salita ni Jesus. Ngunit tandaan natin mga kapatid, makapangyayari lang yan. Buti pa ang demonyo. Nakapangyayari sa kanya yung salita ng Diyos. Natandaan nyo kahapon, nasa Nazaret si Jesus, sa mga kababayan niya, sa mga kababata niya, sa mga kamag-anak niya. Pero alam natin, kaunti lang ang ginawang himala ni Jesus sa Nazaret. Nakakalungkot, sa mismong sarili niyang bayan, hindi siya tinanggap. Nagbago ba yung salita ni Jesus? Nabawasan ba yung kapangyarihan? Hindi. Pero bakit hindi nangyari yung mga himala ni Jesus sa Nazaret? Sapagkat hindi ito tinanggap. Hindi ito tinalima ng kanyang mga kababayan. Samantalang sa Kapernaum, sa kabilang bayan,
kung saan hindi naman lumaki si Jesus, doon mas maraming ginawang himala si Jesus. May nagbago ba sa salita ni Jesus? Hindi. Ang salita ni Jesus sa Quiapo, hindi kaiba sa salita ni Jesus sa Tondo, o sa Mindanao, o sa Roma. Saan man makapangyarihan ang salita ni Jesus sa Sareno, ngunit ang tanong, pinapatuloy ba natin ang salita niya? Tinatanggap ba natin? Pinapakinggan ba natin? Ngayong araw na ito, ipinagdiriwang natin din ang kapistahan ni Santa Teresa ng Calcutta. Siya yung huling tinawag na living saint. Buhay pa siya, tinatawag na siyang santa. At makailang ulit din siyang dumalaw dito sa Pilipinas. Naalala ko po nung kinukwento sa akin ni Cardinal Sin, ilang beses niyang inaanyayahan si Mother Teresa pumunta sa Pilipinas para dalin yung mga madring nag-aalaga ng mga mahihirap. Laging sinasabi ni Mother Teresa daw po noon, pasensya na po, kulang ang madre, wala akong maipapadala sa Pilipinas. Pero hindi sumuko si Cardinal Sin. Sulat siya ng sulat, Mother, padala mo dito ang mga madre mo, maraming mahihirap sa Pilipinas. Pero ang lagi pa rin tugon ni Mother Teresa, pasensya na po, kulang kami ng madre. Nung huling sulat ni Cardinal Sin, sabi niya kay Mother Teresa, Mother, pag ako namatay at humarap kay Jesus at sasabihin niya sa akin, bakit hindi mo napaglingkuran ng lubos ang mga mahihirap? Bakit kinapos ka sa paglilingkod sa mahihirap? Ang sasabihin ko kay Jesus, si Mother Teresa po kasi hindi nagpadala ng mga madre sa Pilipinas. Gusto kong tulungan na mahihirap, pero hindi ako tinulungan ni Mother Teresa. Mabilis pa sa alas 4, nagpadala ng madre si Mother Teresa. Kaya meron tayo dyan sa Delpan at sa Tayuman ng mga madre ng Missionaries of Charity. Dahil sabi ni Mother Teresa, ayokong ako ang sisihin ni Jesus na hindi naglingkod. Mabiro at matalino si Cardinal Sin. Alam niya, para kay Mother Teresa, makapangyarihan ang salita ni Jesus. Pero bakit yung matandang madring iyon na halos napaka hina ng boses, napaka makapangyarihan? Kapag nakita mo talagang mayuyuko po kayo, alam mo may banal na tao, nakachinelas nga lang mo, halos dikit-dikit na yung mga daliri niya dahil sa sobrang paglilingkod, kulo-kulubot na yung mukha niya. Pero bakit mas makapangyarihan pa ang kanyang dating kaysa sa mga kala mo mga macho na may mga baril, may mga bodyguard? Sapagkat puspos siya ng salita ni Jesus. Alam niyo po, yung mga madre ni Mother Teresa, bago po sila maglingkod sa mga mahihirap, hindi pwedeng sa unang oras ng araw, hindi muna sila mag-adoration ng Blessed Sacrament. Dahil bilin na bilin sa kanila ni Mother Teresa, bago kayo makisalumuha sa mga tao, humarap muna kayo kay Jesus. Makinig muna kayo kay Jesus. Hayaan nyo ang kapangyarihan ni Jesus muna ang manahan sa inyo para sa buong araw
marami kayong gagawin, marami kayong aharapin, ang dala-dala ninyo si Jesus. Sana po ganun din tayo. Kaya tayo maharap kay Jesus Nazareno. Kaya tayo nagsisimba. Kaya tayo nakikinig sa kanyang salita para mamaya, kung talagang pinatuloy natin si Jesus, ang kapangyarihan niya ang mananaig sa atin. Kahit na may manginis sa inyo mamaya, manunukso sa inyo, kalma ka lang. Kasi kapangyarihan ni Jesus ang nananahan sa inyo. May mga away sa inyo mamaya. May manunukso sa inyo mamaya. Pero hayaan mo ang kapangyarihan ni Jesus ang dumaloy sa iyo. Hayaan mo ang salita ni Jesus. Huwag na yung salita ng kung sino-sino. Mamaya may mga marites na lalapit sa iyo. Mamaya sa computer, sa TV, sa radyo, may makikinig tayo, mga kabastusan, kahalayan. Huwag yun ang patuloyin natin sa ating buhay ay ang salita ni Jesus na tunay na makapangyarihan. Iyon ang sikreto ni Mother Teresa kung kaya nga't bagamat siya'y sa tingin ng iba, mababa lamang, sa tingin ni Jesus, siya'y tunay na makapangyarihan sapagkat hindi na siya kundi si Jesus ang nabuhay sa Kanya. Tumayo po tayo. Minamahal ko mga kapatid, sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nagsasalita si Kristo sa atin na mga wikang walang hanggang kapangyarihan at mga gawang mapaghimalang nakapagpapagaling. Sa pamamagitan niya, manalangin tayo ng may pananalig. Iisang banal ng Diyos, basbasan mo kami. Iisang banal ng Diyos, basbasan mo kami. Ang simbahan naway patuloy na ituro ang katotohanan ni Kristo at tulugsain ang mga kasamaan sa ating panahon. Manalangin tayo. Iisang banal ng Diyos, basbasan mo kami. Ang mga pinuno ng mundo naway itaguyod ang kabutihan sa kani-kanilang gobyerno at maging masidi sila sa pagbuksa ng kasamaan sa kanilang mga lipunan na kanilang sinumpaang paglingkuran. Manalangin tayo. Iisang banal ng Diyos, basbasan mo kami. Tayo naway hindi manghinawa sa ating pananalangin upang hindi manaig ang mga masasamang espiritu sa ating buhay. Manalangin tayo. Iisang banal ng Diyos, basbasan mo kami. Ang mga may sakit at mga nagdurusa naway mapalaya sa kanilang mga paghihirap. Manalangin tayo. Iisang banal ng Diyos, basbasan mo kami. Ang mga tapat na yumao naway masiyahan sa pagsikat ng liwanag ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Iisang banal ng Diyos, basbasan mo kami. Tahimik nating idulog ang iba pa nating mga kahilingan. Amang nasa langit, nagbubunyi kami sa nag-uumapaw mong pag-ibig sa amin. Itatag mo nawa ang iyong kapangyarihan sa amin at maging lagi ka naming kasama sa landas ng buhay. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po tayo. Itong alak at tinapay ay handog.
Ama, ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang tanggapit iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawa't dugo ng iyong anak. Tumayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ating pag-aayin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa amin tumutubos upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami ay iyong binukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Tuwing tayo nagsisimba, ipagdasal natin na manahan sa atin ang makapangyarihang salita ng Diyos. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito tinumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista, ni Santa Teresa ng Calcuta, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama tayong tumawag ngayon sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalang. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag nang tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan at pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Narito si Jesus Nazareno, ang salitang nagkatawang tao, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Maraming salamat po.
Alam kong nasa tabi kita, Panginoon ko sa lahat ng oras. Kamay mo ang siyang nag-iingat sa akin. Di ko maabot karunungan mong angkin. Siniyasat mo ako at alam ang aking puso, walang maililihim sa'yo sa'king gawa. Di ko pa binabanggit iyong na itong batid. Sa'yo anumang isip ko'y dilingit. Alam kong nasa tabi kita, Panginoon ko sa lahat ng oras. Kamay mo ang siyang nag-iingat sa akin. Di ko maabot karunungan mong angkin. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating healing mass in service sa darating na September 7, Huwebes, sa ganap na ika-6 ng gabi. Makiisa po tayo. Paalaala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay, ay umihiling ng lakas mong inilalaan upang ang kagandahang loob namin madagdagan sa paglingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta sa Quiapo. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa mga tumutulong sa simbahan, sa mga paggawain po natin dito, sa mga pamisa po ninyo, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po dito ng bigas, dilata, noodles, at iba pang pangayuda sa ating mga kapatid na nangangailangan. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. Makapangyarihan ang salita ni Jesus Nazareno sapagkat ito'y nakaugat sa kalooban ng Ama at namumunga sa gawa. Hayaan natin ang salita niya ang mamayani sa ating buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahe at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito
naway maalala nila mga pangako nila sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati namin.